Nangungutang sa ano, sa tindahan, sa kapitbahay. Oh. So, ganun. So, susulat namin ganyan. Tapos, ang nakakatawa, syempre, oh, Mafe, ganyan-ganyan. Tapos kami magkakapatid, sobrang ayaw na namin mangutang. Kasi, syempre, gets naman namin yung feeling na may uutang na naman. So, baka natatakot na kami dun sa kapitbahay namin. Pero mabait dito sa si part na ikinikwento ni Jay Magalanza, feel na feel ko dahil sa mga ordinaryong Pilipino, halos lahat naman ay dumaan sa ganitong buhay. Ako nung time na yung inisip ko na lang na for sure naman, eto naman, ano, babayaran naman namin, ganyan-ganyan. So, thank you, Tita Rose, dahil sa iyo kasi, ano kami, naka-raos kami. Nakaka-proud lang kay Gemma Galanza, so, dahil yung mga taong kami, nakatulong sa kanya kami, noon, ano talaga, ay hanggang ngayon ay kilala pa niya at tumatanaw siya ng utang so, na loob. So, masasagarin lang din kami, matsinaga lang din namin kung ano yung nakukuha namin ngayon. Usong-uso pa yung ano. Ito pa yung nakakatawa. At sige, nakukwento ko yung nakakatawa. So yung ate ko nga, si Ate Justine tsaka si Mama kasi 8 months silang pumunta ng Canada noon. So doon sila, sobrang tagal noon, 'di ba? So, ang nakakatawa kasi yung tatay ko, hindi siya marunong magluto, ganyan. Eh kami hindi rin kami ganun maalam kasi bata pa kami. Ganyan. So ang nakakatawa, si tatay nagluto siya. Yung bigas, parang lugaw, ganun. Tapos yung isda medyo hilaw. Tapos first time kong kumain ng maling na hilaw. Ganon kami kalala. Tapos pag-uwi ng nanay ko, sabi, Jessie, ano bang ginawa mo sa anak natin, ang papayat? Oh, naglalaro pa kami noon. As in talaga wala kaming choice eh. Siyempre, hindi naman kami makaano. So, ganon yung nangyari sa amin for 8 months. Tapos pag-uwi ng ate ko, ang taba, ang laki ng pisngi, na ano, pumuputok-putok yung pisngi ng ate ko. At ang dami kaya, sana all, ano, tumaba. Kami namamayat, gano'n na yung katawan namin, sang iitim pa namin kasi nga naglalaro kami. So, yun, first time kumakain ng sashimi, charis. Sashimi yun. Gano'n, ayan. So, ang ano lang namin doon, si Lola. Ay, syempre, hindi naman namin pwedeng si Lola yung magluluto, ganyan. Syempre, matanda na. So, kami lang din talaga gumagalaw. So, yun. Nakakatuwa yung mga kwento niya dahil naaalala din natin yung mga pinagdaanan natin na halos pareho lang naman sa mga ordinaryong Pilipino na dumaan sa kahirapan. Ang maganda lang kay Gemma ay hindi niya ito kinahihiya. Paano kaya tayo nakaraos na dito na feel ko ang kanyang humbleness, humility na dapat tularan ng mga kabataan ngayon na kahit dumaan ka sa hirap, pwede mong ipagmalaki kami, kung ikaw ay gumagawa ng kabutihan at talagang nagtatrabaho ka. So, nakatulad ni Gemma. Kahit na mahirap ang ginagawa niya as an athlete, alam ko hindi naman masyadong malaki ang kinikita. Pero nakaraos sila. Gumanda ang kanyang buhay. At nagpapagawa pa ng bahay. Gusto ko ganyan. Pag sila, may gusto sila, ibibigay ko din. Ganyan. Kasi minsan lang naman ang ano, minsan lang naman din ano, maminsan lang tayo, isang beses lang tayo mabubuhay, di ba? So, i-enjoy na natin. Pero syempre, huwag lang tayo suga pa lahat naman nakita natin, bibili natin. Syempre, control lang din. Yeah. Oh, hindi nyo ba kinaya yung maling ng hilaw? Masarap kaya siya. Alam nyo, nahin ko lang na-realize kasi tinikman ko siya, masarap talaga siya. Dati hindi ko maano eh, hindi ko siya ma-appreciate. Pero nung masarap pala siya ng hilaw. In fairness. And, huwag kayo, sino dyan, mas masarap ang maling kaysa sa spam. Ngayon, parang, ay, the best talaga pala yung maling. Ganun. Ibang, ano din, iba rin talaga ang maling. Ay, sino dyan, sino yung ano, dati, yung maling daw gawa sa pusa, Sino yes, Gemma, meron ganyang mga kwento. Yung maling grabe. Gawa sa pusa. Kaya sa Pilipinas talaga may mga ganyan ng maling kwento. Kasi favorite ko yung maling kasi pag ninulaman kong gawa siya sa pusa, hindi ko na kinain. Ayaw lang ipakain sa atin. Ayaw ko lang pero talagang natutuwa ako at kasi diba galing siya sa ano? Naalala ko nung kabataan ko. Yun, yung pusa. At alam mga ko yung maling sa akin ng mga magulang ko din. Ganyan na ganyan. Parehong pareho. Gawa sa tao. Huwag naman guys.
Basta may ganun. O sino pa naniniwala sa ano, yung kapag, sino yung sinabi ng ano, sabi-sabi dati na, pag kumain ka ng buhok, di ba, yung shrimp, so may buhok yun, di ba, parang may buhok siya. Pag kinain mo yun, tsaka yung ulo, pag kinain mo yun, mawalan ka ng boses. O. Sinong nakaano ng paano, sabi-sabi ng ganun. O. Ay, sa amin lang ba yun? Oh my, ganun talaga, promise. Kaya hindi ako kumain. Feeling ko sa, alam mo ngayon ko na-realize, sabi ko, kaya siguro yung nanay ko hindi umibili ng shrimp kasi mahal. Ayaw niya lang talaga kami pakainin ng shrimp. Sabi ko talaga sa nanay ko eh. kaya sinasabi niya lang para di kami kumain ng shrimp. Oh. Ano pa ba yung mga sabi-sabi dati? Ano pa ba? Dami niyan eh. Kasi sobrang dami niyan sabi na mga sabi-sabi kaya hindi ko ginagawa. Oo, tinatakot lang ako ng tinatakot lang kami ng nanay ko para hindi ko may kumain ng shrimp. Kasi mahal, syempre, mahal ng shrimp 1 kilo. I mean, para dati. Syempre, mura pa dati, pero syempre, para sa amin, mahal yun. Naku, nagigigil ako sa'yo, mama. Ano pa ba yun? Ang dami nito eh. As in, madami talagang, ano, sabi-sabi talaga dati. Oh, and glitters. Wala akong allergy sa shrimp. And nagpapasalamat talaga ako dahil sa amin, wala, ako kasi yung kapatid ko, si Mafe, parang allergic siya sa malansa. So pag kumakain siya ng chicken or basta malansang ano, pagkain, nagkakaano siya yung rashes, as in nagsusugat ganun. So medyo maingat din siya sa pagkain. Si Ate Jo din sa shrimp, hindi siya pwede kasi nahika siya. Hindi makakainga si Sid. So, ako lang yung medyo maswerte sa ganun kasi wala akong allergy. Ayan. Pero, masama, ano ko, mabilis sumama yun siya. Ganyan. Kasi meron akong, ano, nag-acidic po ako. So, bawal lang naman din ako sa oily, sa cheese, pero lahat ng yun, gusto ko. Diba? Tsaka yung ano, matulog ng 3 PM para tumangkad. Hindi naman ako tumangkad eh. Oo, yung buto ng pakwan, ngayon nakakain ko yung buto ng pakwan. Dati, kapag kinain, nakulunok mo yung buto ng pakwan, tutubo daw sa tiyan mo. Pero hindi naman ako natakot doon, hindi ko lang kinain yung buto. Ganun. Kasi baka nga totoo. Patawala ako dati eh, ganun. So, nakakatawa nga, share ko din. Kasi may lola ko. So, nandun yung lola ko sa, ano, sa bahay namin. Dun siya sa amin na natira. So, minsan, sobrang, syempre gabi na. So, syempre 7, ayan, late na sa amin yung mga bata kami. Yung bata kami. Ah, ganyan so, na yan, papaluin na kami. So, lahat kami papaluin. Papaluin na, tapos pag ganun na yung, ano, yung steak, ganyan. Tapos lahat kami papunta na sa, ano. So, sa gate namin, kasi ayun namin mapalo. Tapos gagalit kami sa, ano, pag napalo kami, bakit kasi mamamalo ba eh? Ganun, gagalit kami sa lola namin. Kasi ang sakit-sakit kaya mapaluan. Ganyan. Syempre, pwede naman pauwi na lang, ganun. Pero kami, hindi kami pasaway. Pag pinauwi naman kami, uuwi kami. Ganyan. Pero mag-aargo to lang. Magkasa, minsan di ba parang sobrang inis na tayo, ganyan. Iyak ka ng iyak. Mamaya matutulog ka na. Ganyan. Wala na. Kaya yung part na yan ay nangyari problema, talaga sa akin. Namin. Nakakatawa. Oh, ito, sinong gumagawa? Sino nagpapapak ng gatas dito? Yung Bear Brand. Oh. Sinong gumagawa ayan, ng... Bear Brand. Kapag snubo mo yung isang ano powder, tapos ididikit mo sa ngalangala nyo. Wanna be